Samantala, here's your strawberry lemonade vodka, Ma'am Tina. Thanks. Simpleng tugon ko naman kay Clark, ang pinakamagaling na bartender sa Kawashima Hotel and Bar na pagmamay-ari ni Seichi. Kasalukuyan ako narito para magpalipas ng oras. Dahil nga kaibigan ko ang may-ari ng bar, kaya't kilala na rin ako ng mga employees dito. Kapag nandito ako, kahit wala si Seichi, ay pinagsisilbihan ako ng mga staff niya dahil yun daw ang utos na rin mismo nito. Nasa counter lamang ako ng mga oras na ito habang mag-isang umiinom. Hindi ko kasama si Seichi dahil may VIPs ito na inaasikaso ngayon na isang Chinese businessman. Marahil ay may okasyon ang mga ito na ipagdiriwang dahil marami itong mga alipores na kasama kanina na mga inchik din na gaya nito. Kaya, eto ko ngayon, mag-isa. Habang umiinom, ay pasimple kong inilibot ang paningin sa loob ng bar. Mula sa kinaroroonan ko ay tahimik kong pinanood ang mga taong nagsasayaw sa dance floor. Ang dance floor ay isang malaking space na nababalot ng salamin at soundproof. Kaya naman makikita ang mga taong nagsasayaw sa loob nito ngunit walang ingay na maririnig sa labas ng dance floor. Ipinasadya ang ganun upang ang mga tao na nais lamang mag-unwind at ayaw ng magulong crowd ay naroon lamang sa labas nun. Sa bahagi ng bar kung saan ako naroon, ay mayroong mga cubicle na para sa pandalawahang tao. Meron ding pangmaramihan na pares ng dance floor ay nababalutan din ng salamin. Subalit ang pinag-iba ng mga ito ay open ang mga cubicle. Dahilan upang marinig ng mga customers ang jazz music ng pumapailan lang sa bar. Sa ikalawang palapag ay naroon naman ang silid para sa mga VIPs. Sa ikatlo at ikaapat ay ang mga guest room kung saan maaaring rentahan ng mga customers upang pahingahan. Sa ikalima ay naroon ang silid ni Seichi at ang stay-in employees sa bar. Malaki at magara ang bar na pagmamay-ari ni Seichi. Halatang para yun sa mga mayayamang tao. Kumpleto ang bar sa mga makabagong kagamitan. Maging sa mga facilities at security system ay ganun din. Napakarami ring nagkalat ng mga bouncers at security guards sa loob ng bar. At kahit matagal na akong tumatambay dito, hindi ko pa rin mapigilang humanga sa ganda ng bar na to. Hindi ko tsak, ngunit sa aking palagay ay tila miyembro marahil ng Yakuza ang airpot ni Seichi. Sayaman ba naman ito ay hindi maiiwasang isipin na member nga ito ng kinatatakutang sindikato sa Japan. Marami pang businesses sa Pilipinas ang ama ni Seichi. Sa pagkakaalam ko ay siya rin ang nagmamanage. Maraming nagtatanong sa akin kung paano kami nagkakilala ni Seichi. Well, sa racing club na pagmamay-ari din nila kami unang nagkita. Sa Kawashiwa Racing Club. Baguhan pa lamang ako that time at nag-aaral pa lamang makipagkarera. Lagi ako noong sumasali sa race kahit na ang ending ay lagi naman ako natatalo. Pero one time ay lumapit siya sa akin at nag-offer na tuturuan niya daw ako ng mga techniques sa pakikipagkarera. Balita ko kasi ay magaling itong motor racer sa Japan. Pumayag ako sa alok niya. Total, ang sabi ko sa aking sarili ay wala namang masama. Subalit may kondisyon pala ang gago. Tumingin si Seichi ng nakakaloko sa akin. Lalo pang naningkit ang mga mata ng damo ko sa lapad ng pagkakangisi. I'll teach you how to win the race, but in a condition. Sinadya pang binitin ng damo ko ang sasabihin saka lalong ngumisi. Pinangunutan ko siya ng noo at sinamaan ng tingin. Isinandal ko ang likod sa railings at isinampay ang dalawang braso roon. Inis ko rin siyang tiningnan. What is it, idiot? This time ay humalakhak na ang bruho na akala mo ay nanalo sa loto. Ngunit agad din siyang huminto sa pagtawa at sumeryoso. Inilapit pa niya ang nakakainis na muka sa tapat ko saka ngumiti ng pamatay. Let me court you. Diretsyang turan niya habang nakatingin sa mga mata ko. Let me court you. Let me court you. Let me court you? Parang isang plaka na paulit-ulit kong naririnig ang sinabi niyo ng damo ko. Bigla ay nakaramdam ako ng pag-iinit ng tenga at pamumula ng muka dahil sa sinabi niya. Marahas akong umayos ng pagkakatayo saka napupuot ko siyang tiningnan. Nakakuyom din ang mga kamao ko dahil parang gusto ko siyang kantiin. Ulol! Fuck you ka! Huwag mo kong pagtripan ha! Wala akong panahon makipaggaguhan sa'yo! Sigaw ko sa kanya. Saka basta na lamang ako tumalikod at naglalakad palayo. Narinig ko pang humalakhak siya ng malakas. End of flashback. I didn't accept his offer.
bakit ko naman tatanggapin? Hindi pa ako nababaliw, no? Isa pa, hindi ko naman siya gusto. Hindi naman sa pangit siya kung kaya ayaw ko. In fact, gwapo siya. He looks like a model. Matangkad, masculine, perpekto ang mukha. But still, ayaw ko pa rin sa kanya. Wala akong panahon sa pag-ibig na yan. Kaya ang ending, wala siyang nagawa ng tanggihan ko ang offer niya. Nag-practice na lamang ako mag-isa at nagsikap akong matuto kahit ilang beses na akong muntik ng madisgrasya. Subalit hindi talaga ako tinigilan ng bruho sa pangungulit. Araw-araw niya akong nilalapitan para kausapin kahit na hindi ko naman siya pinapansin. Pero sadya yatang may katok siya noon. Kahit kasi lantaran ko nang ipakita na hindi ako interesado sa kanya, ay patuloy lamang ito sa paglapit sa akin na tila ba close kami. Minsan pa nga, nagmistula na siyang baliw dahil kahit hindi ako nagsasalita at dinededma lamang siya, ay patuloy lamang siya sa pakikipag-usap na akala mo ay nakikipagkwentuhan ako sa kanya. Hanggang sa bumigay na nga ako sa abnormalan niya. Naging magaan ang loob ko kay Seichi. Masaya kasi siyang kausap at mapagkakatiwalaan. Pakiramdam ko ay nakakita ako ng kakampi sa katayuan niya. Kung kaya't itinuring ko na siyang matalik na kaibigan. Isang kaibigan na handang tumulong at masasandalan sa lahat ng oras. Hey babe, tulala ka na naman. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang marinig ang pinagmula ng tinig na yun. Nasanay na siyang tawagin akong, babe, na ani mo ay magkasintahan kami. Hinayaan ko na lamang yun. Mababaw lang naman ang kaligayahan ng hilaw na hapon na to. Patalikod siyang naupo sa mataas na stool sa counter paharap sa akin. Kaya naman kitang-kita ko ang nakangising mukha niya na nakatunghay sa akin. Umorder din siya ng alak kay Clark. Give me a brandy on the rocks, Clark. Pagkatapos ay binalingan ako. Ano na naman ba ang iniisip ng babe ko, ha? Pabiro niyang tanong sa akin na sinabayan pa ng simpleng pag-akbay. Sinimungutan ko lamang ang damuho at isang matalim na tingin ang ipinukul ko sa braso niyang nakaakbay sa akin. Damn you! Don't call me babe, aso! And please, kung ayaw mong mapilayan, ay pakitanggal yung braso mo sa balikat ko. Remember, tinuruan mo ko ng Muay Thai. Maangas na banta ko sa kanya. Napahalakhak naman si Seichi dahil sa sinabi ko. Easy, babe! Ikaw naman, napaka-cold mo talaga sa akin. Ngumuso pa ang bruho na tila nagtatampo. Akala ko pa naman best friends tayo. Pasalamat ka nga, may nagtitiis pa sa iyong kaibigan eh. Sabi nito sabay tawa ng pang-aasar. Gago, bakit kasi nagtitiis ka sa akin? Pwede ka namang umalis ha. Ang dami naman dyan. Pambabara ko naman sa kanya. Loko, pag iniwan kita, paano ka? Wala ka ng kakampi. Mawawalan ka ng gwapong best friend, Athena. Ganting buska naman ni Seichi, saka ngumiti pa ng malapad. Napaisip naman ako sa huling sinabi ng abnoy na to. Simula kasi nang mamatay si Mama, pakiramdam ko ay mag-isa na lamang ako. Kung kaya't sakali ko hinanap ang kahungkagan sa buhay ko. Natuto akong magbisyo, natuto akong makipagbasag ulo. Sumama ako sa mga taong halang ang kaluluwa. At ang pinakahuli, nag-aral ako at sumali ako sa karera. Naging patapon ang buhay ko. Kaya lalong nagalit si Papa nang malaman ng mga yun. Subalit hindi ko na siya pinakikinggan pa. Ginawa ko ang lahat ng gusto ko na parang mag-isa na lamang akong namumuhay at walang pamilya. Hanggang sa nakilala ni Papa si Cyril Montemayor, anak ng isang politician at businessman. Hindi ko na inalam pa kung bakit sila nagkakilala. Basta ang alam ko lamang, simula nang pumasok ang hayop na yun sa buhay ko, ay lalong nagkandaletse-letse na ang lahat. Ito ay sa kadahilanang pinipilit ako ng magaling kong ama na magpakasal kay Cyril kahit wala akong nararamdaman para sa lalaki. Isa pa, alam ko rin na yaman ng mga Montemayor ang habol ng hayop kong ama kaya ganun siya kapursigido na magkatuluyan kaming dalawa ng lalaki. Nang yumao si Mama ay nalulunglalo si Papa sa bisyo. Kung kaya't ang naiwang kaunting kabuhayan na flower shop at bake shop ay nalugi. In short, naghirap kami. Pinahinto niya rin ako sa pag-aaral ng kolehiyo sa hindi ko malamang dahilan. Kung kaya't ang pagpapakasal kay Cyril marahil ang nakikita niyang paraan upang maibalik ang buhay namin sa dati. Hindi niya iniisip ang nararamdaman ko. Naging makasarili siya. At ang mga yan ang nagtulak sa akin upang lalo pang magrebelde. Uy, babe, are you still there? Untag sa akin ni Seichi dahil sa matagal kong pananahimik.
Lihim akong bumuntong hininga saka nagsalita. Di ko naman hawak ang buhay mo, no? Kung gusto mo kong iwanan, bahala ka. It's your choice. Anyway, sanay na ako. Ano pa bang bago, ha? Ani ko na pilit itinatago ang pain sa tinig sa pamamagitan ng paglagok ng alak. No! Umiling-iling pa siya. I can't do that to you. We're best friends, right? Nakangiti at sinserong turan pa niya sa akin. Kung pinayagan mo nga lang sana akong ligawan ka, edi sana may asawa na ako ngayon. Bulong pa niya na hindi naman nakaligtas sa pandinig ko. Ulol, maghanap ka na kasi ng syota mo. Dikit ka kasi ng dikit sa akin kaya walang lumalapit sa iyo eh. Baka kala nila syota kita. Sa gwapo mong yan, sandali ko pang pinasadahan ang kabuuan niya. Tanga na lang ang di magkakagusto sa'yo. Ibig sabihin, tanga ka? Nope, ikaw ang tanga dahil nagustuhan mo ko. Sinadya kong sabihin yun para naman matauhan siya. Alam naman niya kasing hindi ko siya gusto at kaibigan lamang ang turing ko sa kanya. Pero eto pa rin siya, nagpapakamartir. Okay lang maging tanga, at least kasama kita. Nakangiting saad niya, sabay lagok ng alak niya. Lihim akong bumuntong hininga at hindi na siya sinagot. Namayani ang katahimikan sa pagitan namin dalawa. Gusto mo pa? Basag ni Seichi sa katahimikan. Ang tinutukoy niya ay ang baso kong wala ng laman. Umiling ako. Dance na, solve na ako. Nakakadalawa na ako eh. Sagot ko. Sige na, baka kailangan ka na ng mga customer sa taas. Don't worry about me, I can handle myself. Pagtataboy ko na sa kanya. Tumayo na nga siya habang nakaharap sa akin. Si Mr. Chen yun, regular VIP customer dito. Madalas yun dito kapag may celebrations o kaya naman ay gatherings. Kailangan din noon handa ko sa kanila dahil metikuloso ang incheck na yun. But it's okay, malaki naman siyang magbigay ng tip eh. Natatawang saad pa niya. Maya-maya ay umayos siya ng tayo at nagpamulsa. So, bye for now. Enjoy yourself, babe. Paalam niya pagkatapos ay kumindat pa. Okay. Tumalikod na si Seichi at naglakad paalis. Ngunit muli siyang lumingon sa akin at humisi. And don't assume too much, babe, na kaya ako nagpunta dito dahil nag-aalala ako sa'yo. Nauhaw lang ako, no? Hang advance mo naman mag-isip. Bumanat na siya ng layas pagkatapos sabihin yun. Damn you! Pahabol na sigaw ko sa kanya kahit hindi ko alam kung narinig pa niya yun. Naiwan na naman akong iiling-iling na lamang. Samantala, Seichi's point of view. Damn you! Pahabol na sigaw ni Tina sa akin. Tumawa lamang ako habang naglalakad palayo rito. Kahit kailan talaga, pikon! Natatawang wika ko sa isipan. Athena is my special friend. Yes, we treat each other as friends, but I love Athena. Not as a friend, but as a woman. When I first saw her at the racing club, I had a strange feeling. Love at first sight? Maybe. Nung una, hindi ko matukoy kung pag-ibig ba yun. Anong alam ko sa pag-ibig? Hindi pa naman ako nai-in love. Hindi rin ang tipo niya ang gusto ko sa isang babae. Dahil para sa akin ay kakaiba siya. Nasabi ko yun sa kadahilan ng kabaliktaran siya ng isang ordinaryong babae. Babaeng mukhang lalaki? Siya yun. Hindi dahil pangit siya, kundi gupit pang lalaki ang buhok niya. Marami rin siyang hikaw sa tenga at may tattoo sa leeg. Ngunit kahit ganun ay hindi ito nakabawa sa kagandahan niya. In fact, she's a drop-dead gorgeous woman. May magandang muka, matangos at perpektong ilong, mapupungay na mga mata at mapangakit na labi. Maging ang pagkilos niya at pananalita ay kabaliktaran ng normal na babae. Hindi siya feminine. Yun bang maangas, cool, at laging galit siya kung magsalita. Pati rin ang pagkilos niya ay terno sa ugali niya. Mayabang, intimidating, at careless. Careless dahil bara-bara siyang kumilos sa kahit saang bagay. Walang pakialam maging sa sarili at sa paligid. Basta gagawin niya ang gusto niya. Kahit pa delikado yun o peligroso. Bilang magkaibigan sa loob ng mahigit na 2 taon, marami-rami na rin kaming bakbakan na pinagsamahan. Madalas kasing mapatrobol ang babaeng yun. Ayaw na ayaw kasi niya ng pinakikialaman siya. Akala rin niya minsan ay lalaki siya. Madalas kasing maghamon si Athena sa mga sanggano na sa kalaunan ay ako naman ang humaharap. Dahil bilang kaibigan at dahil babae siya, ayaw kong mapapahamak siya. Hindi pala kwento si Athena, kaya hindi rin ako nagtatanong kung bakit siya ganoon. Isang babaeng barumbado at laman ng kalye. Ang alam ko lang kasi ay kinamumuhian niya ang ama dahil ito raw ang may kasalanan kung bakit namatay ang mama niya.
Pero bukod sa nalalaman kong yun, hindi na ako nag-usisa pa. Lalo na yung personal. Tama na sa akin ang nararamdaman ko sa kabila ng pagiging suwail niya. May mabuti siyang puso. Ang pagiging kakaiba niya ang naging dahilan kaya ko siya minahal. Subalit alam ko naman, malinaw pa sa tubig mineral na kaibigan lamang ang turing niya sa akin. Well, ayos lang naman yun. Ang mahalaga ay lagi ko siyang nakikita at nakakasama. Subalit aaminin ko rin na may pagkakataong nasasaktan ako kapag nagsasabi ako sa kanya ng totoong nararamdaman ko. Kahit pa nga sa biro ko lamang dinadaan yun. Mahal na mahal ko si Athena. Mahal ko siya higit pa sa buhay ko. Kayang-kaya kong gawin ng kahit ano para sa babaeng mahal ko. Pero hindi ako makasarili. Kaya ko rin mag-give up at magparaya kung sakaling makahanap siya ng lalaking mamahalin. Kahit pa nga kaligayahan at buhay ko ang nakasalalay para sa ikasasaya niya. Naputol ang paglalakbay ng aking diwa nung maulunigan ko ang putok ng baril. Shit! San galing yun? Maangkong tanong sa sarili. Binalingan ko ang aking secretary na noon ay baka sa mukha ang pagkabigla. San galing yun, Liza? Nasa reception area ako ng mga oras na ito, sa ika-apat na palapag. I'm not sure, Sir Seiji, pero kung hindi ako nagkakamali, parang galing sa ground floor. Nanginginig ang boses na sagot niya. Shit! Si Athena! Biglang umahon ang kaba sa dibdib ko nang malaman yun. Agad akong naalarma. Liza, calm down and stay here no matter what happens, okay? Bilin ko sa kanya. Mabilis naman siyang tumango. And please, tell our guests not to panic. I will handle this. Yes, Sir Seiji. Mag-ingat po kayo. Nahihintakutang saan nito. Tumango lamang ako bilang sagot sa katinungo ang elevator. Puno ng kaba ang aking dibdib ng mga sandaling yun. Lalo pangat na ron si Athena sa ground floor. Natatakot akong baka madamay siya sa kung ano ang kaguluhan na nangyari ng mga oras na yun. Nang makalabas ang elevator ay bumungad sa akin ang mga magulong paligid. Nakapagtataka rin wala ng isang customers ng mga oras na yun. Marahil ay nagsitakbuhan na. Tuloy-tuloy lamang ang palitan ng putok sa paligid kaya naman mabilis kong inilibot ang tingin upang hanapin kung saan nanggagaling ang mga gunshots na yun. Pero bigo akong makita. Sigurado akong nakakubli ang mga ito sa tagong lugar. Mabilis akong yumuko at kumubli sa malapad na mesang bakal habang nakahawak pa ang dalawang kamay sa aking ulo upang protektahan. Mabilis ko rin kinapa ang hita kung saan madalas nakatago ang aking baril na 9mm caliber. Ginagamit ko lamang ito for self-defense purposes.